Alright, so positive day, Jillibers. This is Dr. Gigi Disunga from Mike and Jane's Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Jillibers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng magustong magpa-coach sa atin, online muna tayo. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. Alright, so ngayon, pag-aralan natin, The CEO Diary. Yan, The CEO Diary, Episode 1. So gusto ko kasi kayong isama sa journey ni Doc as a CEO of Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty. Kasi ang laki po ng changes sa buhay ni Doc mula nung nag-pandemic and we started this corporation. So ganito po kasi. So doon sa mga first time po tayo mapanood sa aking YouTube or you're not yet familiar ng background ni Doc, so bigyan ko po kayo ng background. I used to be a principal. So ito po ang aking pinanggalingan pala. So I start tayo, 7 years public school teacher. 1 year sa Manila, I work as executive director of one NGO. And then, ano rin po ako sa isang NGO, community development specialist. So 1 year po ako, I work in the two NGO. Three actually, yung isa naman, assistant program manager sa DNR. Funded po lahat yan ng isa World Bank, isa EU. So yan po ang background ni Doc. Then after that, a year, I worked sa church as a full-time worker. Then, nag-private po ako ng 15 years. Then after that, I resigned last December lang po. So, nag-decide ako with a brave heart na ituloy na lang aking mga businesses. Kasi while I'm a principal, so nag-ano rin po tayo, sinabay na natin ang businesses natin like GDS Corporate Training, Doc GDS Clothing Trading, and just recently, nung pong pandemic, I launched Rockstar Skills University, which is going 100% automated na siya. So, sana malagay namin link sa baba if you want to buy my book and my course. Yung Amazon best-selling book, Are You Ready With My Co-author, Ma'am Ayo Gutierrez. So, nandyan po ang link sa baba. Palagay ko na lang. And Rockstar TV Media Production. So, yan po ang aking sinimulang negosyo. So, lahat po yan, sole proprietorship. So, that means, ako lang po nagmamanage, ako nagdidesisyon, ako bahala. Okay? But now, it's entirely different because it's a corporation. So, medyo iba ng format and all. Okay? So, yan ang i-discuss ko sa inyo ngayon. Ang the life of a CEO. From creating a team, finding a mentor, finding investors, and doing your business model. So, yan ang i-discuss natin ngayon. Alright, so dumura tayo sa creating a team. Alam nyo, napakahalaga ng, napaka-crucial ng early stages ng being a CEO. Lalo to, hindi naman siya CEO na may pinalitan ka or ano. So, startup talaga siya. Startup, Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty. And good thing ngayon, alam nyo, pinapanood ko yung startup sa Netflix. So, ni-recommend lang yan sa akin. Salamat sa recommendation, Ma'am Joyce. So, pinapanood natin siya. So, ngayon, parang ano din, marami din tayong natutunan doon. And besides, meron din tayong mentor. Mamaya, didiscuss ko yung mentor and iba pa natin mga ginagawa learnings on how to become a CEO. Right? Okay, so, ang first task ko is to create a team. Right now, binubuo namin ang team ng Rockstar Beauty. Rockstar Beauty po tayo, sa Rockstar Beauty. Since it's a new world to me, it's a new thing, new industry, like we'll be releasing beauty products. Kasi before, ang industry ni Doc ay knowledge-based industry, e-learning, mga ganon, services, like coaching, ito nga, digital products. So ngayon, ang laki ng changes. So that's why I need someone who will help me on finance, operations, products, products formulation, strategies. So, yan ang apat na areas na pinag-isipan natin kung paano tayo magkakaroon. Of course, together with Sir Harold Makapagal. Hi, sir. Thank you. So, yan yung aming, binubuo. And actually, pabuo na kami. Like now, meron akong COO and who is also be in charge sa strategies. Anong strategy namin sa market? Paano namin yung operations, actually dalawa siya, strategy and operations. So
ano yung pwede namin maging strategy sa labas. So, paano yung marketing namin, paano yung atake namin sa market and all that. So, I don't know what to discuss the details. Baka mabanggit natin. So, yun. Then, meron tayong in charge sa products and meron tayong brand ambassador. So, soon makikilala nyo siya and sila. So, yun yung very crucial ang pag-create ng team. Okay? So, sabi ko nga kagabi, I was talking to our brand ambassador. Sabi ko, I want to have the team ng meron siyang capacity na hindi ko capacity. Meron siyang kayang gawin na hindi ko kayang gawin. So, I made sure na meron siyang kakaibang experience, kakaibang background. So, kaya matagal namin pinag-isipan ni Sir Harold talaga sino yung i-onboard namin on these areas, on this very crucial area. So, yun. So, if you will be in charge or if you will become a CEO, so, napakahalaga nung pagpili ng team na yan because they can help you to make or break the corporation. Diba? Kasi sila rin yung taong tutulong sa'yo. Like, gagamitin mo experiences nila, background nila, ideas nila. So, dadalin mo sila, sabay-sabay kayo. Okay? Sabay-sabay kayo maglalakbay. And this is something new to me. Kaya gusto ko, makuha ko talaga expert. So, if you are new as a CEO, tapos bago pa yung company, so, napakahalaga talaga. Carefully, you choose your team. Hope particularly talaga yung as much as possible magkakaiba kayo ng background. So iba-iba talaga yung background nila. So sinadya ko talaga yon para at least hindi maging irrelevant yung bawat sa amin. Kasi if you have the same background, the same experience or the same thing na pwede nating gawin, nagiging irrelevant na yung iba. All right? So that's for the creating the team. It took me like mga 2 weeks. Yung isa nga 3 weeks kong pinag-isipan, pinag-pray talaga. So, in or out? In. So, finally, in or out lang. So, kasi as CEO, ikaw talagang nagde-decide. You really have to make a decision. Sabi nga, if you cannot make a decision, you cannot be a CEO. Right? So, yun ang napakahalaga. So, yan ang ginagawa ni Doc G ngayon. Kaya, lagi akong nagpipray. I always have my me time sa gabi. Kaya minsan, mas marami na yung time ko alone talaga to see all these things, right? To analyze, right? And second, po, it's very important also, number two, to find your mentor. Kasi sabi ko nga, kung bago kang CEO, tapos yung background mo pa, not 100% from business, you really need a CEO, a mentor, right? So sa ano nga po ito, bigyan ko yung background ng mga CEO sa Fortune, out of 100 CEOs, ito po ang kanilang data. I just read it kanina. 50% have a degree on business, economics and accounting. And 27% related sa engineering and 14% lawyer. So, imagine 50% dapat may background ka na business, economics, and accounting. So, ako po ang background ko, education. Ang background ko talaga, running, sa management ng school. So, I don't run a school kasi just part of the management because we have our president and the management team. So, yun ang aking background. But at least, it's still a business. School is a business. So, since nasa management team tayo, so nakita ko din naman how to make a school a business so para, to earn money para naman to sustain the needs. So, dahil nasa management team ako, I'm so happy na and lucky, fortunate na naging part tayo ng management team. So, there I had a training on how to do that. Alright? So, though my degree is not about business, but experience-wise, and for 3 years, I submerge myself. So I immerse myself sa business world. So nag business coaching tayo, business consultant and all that, right? Okay, so that pero in spite of all this, I still need a mentor who had a good track record in running a corporation as a CEO. So Sir Harold is my mentor. Yan. Palapakan naman natin si Sir.
So, I'm a business mentor and I need a business mentor or advisor. Wala naman pong masama doon. Walang masama na magkaroon ka ng mentor or advisor or a coach. Kahit nagko-coach na po ako. Kasi it's something new and I really need to know the what's really the main work of a CEO, how to run it, the SOPs and all. So, almost every day meron kaming usap ni Sir Harold on how to do that and ano. Like now, one training ko ngayon is to how to make a decision. So, ako talaga yung nagde-decide on, yun nga, paano magkaroon ng team, what to do next, and all that. So, I'm consulting him, of course. So, pero majority of the decision, sabi niya, Dok, ikaw mag-decide because you are the CEO. So, yun, alright? So, if you are new as a CEO, yun talaga ang ano mo, you find a mentor so that you can make the right decision. Mentor plus right decision, alright? And number three po, mali yun, number three po. Yan, number three is, you really have to find an investors. Like kami, so we need investors for this. But before you find the investors, you really need to have the business model. Dapat alam mo, in order to convince the investors, mapakita mo ano yung business model mo. Or simply lang, paano mag-gain ng profit ang yung business. Yun lang. Di ba sabi nga sa startup, kahit na gaano kaganda yung products mo, services mo, if you don't know how to earn money, mababaliwala yan. So it's about the products and how to sell that. What is your channel distribution, value proposition, customer segments, and your revenue stream. So napakahalaga niyan. Ito nagsulat ako dito. Nakita niyo na siguro sa mga vlogs ko yan. Kaya there was one Saturday po talaga. Yan lang ginawa ko dito. I went here para lang gumawa ng business model. Because with my COO, Sir Patrick, so ginawan talaga namin siya ng model na how to have the different streams of income ng corporation. So pinagtuunan talaga namin siya ng pansin kasi we have investors, so kailangan kumita tayo, and sabi ko nga, this is a startup, so kailangan natin talaga na unahin o malinaw sa atin kung paano kikita yung company. So if you are new as a CEO, isa yan sa dapat mong pag-isipan. Pay attention on how to earn money. So, dun ka kasi, dun mo mako-convince yung mga investors and also for your company para mag-run siya. And, of course, para din, para ma-sustain lahat ng needs ng corporation. Okay? So, that's why you need a business model. And, yon yung investors. Investors naman, nagpapasalamat ako sa mga deliverers na may mga investors tayo na nagtiwala sa atin. So, thank you very much for that. Gusto ko po kayong palakpakan. Yeah, so, I don't know kung nabanggit ko nina. So, if you are interested to join the lineup of my investors under Rockstar Holding Corporation or Rockstar Beauty, so, pwede po kayong mamili. Just PM me sa aking personal FB. Alright? So, yan yung episode 1, the CEO Diary. Like today, ngayon po, kukumpletoy na namin yung aming yung board namin, and may team. So, today and tomorrow, we'll be having a meeting. Bali, tatlo yung galing ngayon sa Manila, and the other one will, ang aming brand ambassador will be coming tomorrow. So, para sa products naman, finalization of products, and all. Okay? Alright, so that's the CEO Diary, episode 1. So, marami pa akong gustong i-share. So, mag-comment ka lang kung CEO ka ngayon, o first time to run a business, to run a company. So, ano yung may experiences mo? O matagal ka ng CEO, you want to give some advice, so comment down below, okay? Alright, so samahan nyo ako sa journey ni Doc as a CEO, as my CEO Diary, okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, eh? Let's go, let's go.